Magpalang araw po sa ating lahat. Bakit nga po ba nagkaroon ng malawakang baha sa Cagayan, sa Isabela, sa Tuguegarao at sa iba pang karating bayan? Itong mga larawan na to, sama-sama to na kinolekta natin buhat sa internet. All photos are credit to the rightful owner. Gusto lamang nating ipakita ang naging epekto ng malawakang pagbaha sa lugar nila. Kalunos-lunos sa pagbaha na halos lumubog na ang kanilang bayan. Nangyari ito isang araw pagkatapos umalis ni Bagyong Ulysses. So mga November 13, nag-uumpisa ng tumaas ang baha sa kanilang lugar. Wala na pong typhoon signal nang nangyari po ito. So nung naganap po ito mula sa kanilang mga bubong, nananawagan ng tulong ang mga residente ng Cagayan Valley at Isabela matapos na lumubog nga sa baha ang kanilang mga bahay. Dahilan para idaan ng mga netizens sa social media ang panawagan ng agarang pagsagip sa mga residente. Mga Sabado po ito ng gabi, nang napanood ko po ito sa news, nagulat din po ako na bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha doon habang wala na po ang bagyong si Ulysses. So gamit po ang hashtag na Cagayan Needs Help at Isabela Needs Help, na ipaabot naman ang apela ng natulungan ang mga residente na natrap sa kanilang mga bubungan. Sa ngayon po, nasa state of calamity na ang buong probinsya ng Cagayan, kung saan nine na ang kumpirmadong patay. As of November 14 po itong balita na aking binabasa. Apat po dito ang natabunan ng landslide, habang dalawa naman po dito ang nakuryente habang nagre-rescue. Tatlo naman po ang nalunod. So ito po ang ating mga modern hero na nasawi po dahil dito sa malawakang pagbaha po na ito. Nasawi po sila habang nagliligtas ng kanilang mga kababayan. Sa kabisera naman po ng Tuguegarao City, 43 sa 49 na barangay ay lubog pa rin po. Nasa 23 sa 29 na bayan naman ang lumubog sa baha. Ayon sa residenteng si Joshua Langkay, kabi-kabila ang naging sigaw ng tulong matapos bumuhos ang tubig baha sa lalawigan. Ang dami pong nagsisigawan kanina to ask for rescue kasi madami na pong affected area na hindi nila alam na maaabutan sa bubong ang bahay nila. Hindi sila nag-evacuate. Kasi syempre, aakalain nyo po ba naman na aabot po sa bubungan ng mga bahay nila? Nakalis na nga po ang bagyo noong araw na yon. Umaalingaw-ngaw rin ang mga panawagan sa iba pang linya ng communication sa buong Magdamag. Kung makikita nyo po nung gabi yon, Sabado ng gabi, puro ganun po ang sinishare sa Facebook. Nakakagulat po na nagkaroon po ng ganung malawakang pagbaha sa kanila. So ayon naman po kay Cagayan Governor Manuel Mamba, umagos daw ang tubig ulan mula sa mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga at Isabela papunta sa kanilang probinsya. Dahilan upang ito ay mag-overflow ang tubig sa Cagayan River at matapon ito sa ilang bayan. Ayun na nga po, nangyari po ang pagbaha kahit walang storm signal na nakataas sa bansa dahil nakaalis na po si Bagyong Ulysses ng araw na yon sa Philippine Area of Responsibility. So inuulit ko po, wala na pong bagyo nang nangyari po ang malawakang pagbaha. So wala na po silang typhoon signal at sa kahit saang parte ng bansa nung nangyari po yun. Pero ang rainfall daw po or buhos ng ulan dyan sa Quirino, Vizcaya, ganun din daw po sa Ipugaw at sa Kalinga at Isabela, ay doon lahat pumunta sa Cagayan. So late na po nilang na-anticipate na ganun po ang mangyayari. First time nilang na-experience daw ang ganung klase ng pagbaha. Ang binabaha lang daw po sa kanila before ay yung mga bayan na nasa gilid po ng Cagayan River. Ayon din sa ilang opisyal ng Cagayan, nagmistulang Pacific Ocean ang lalawigan sa lawak ng naging pagbaha, kaya nanawagan sila ng agarang tulong. Nasa taas na po ng bubong nila at sobrang lampas tao na po ang tubig, kaya nagpapareskyo sila at sobrang hirap ang sitwasyon nila ng mga panahong yun. Hindi na po nila kinakaya. Ayon naman po ito kay Colonel Asio Makala ng Cagayan Disaster Office. So pahirapan din daw po ang naging pagre-rescue ng team nila dahil ang pagpasok sa mga bahaing lugar sa kanila ay nasabayan pa ng malakas na pagragasan ng tubig at mga debris na kasamang tinatangay ng baha. Ang ibang residente, kinaya pang makatawid sa baha. Nakisilong muna sa kapitbahay ang iba na may mga matataas na bahay. Ang iba naman sa bubong na nagpalipas ng gabi para mabantayan ang kanilang ari-arian. Ayon din kay Mamba,
ito daw ang pinakamatinding baha na naranasan ng kanilang probinsya simula taong 1975. So, almost 40 years ito ang pinakamatinding baha sa Cagayan. First time din daw po nilang ma-experience yung ganitong klase ng baha. Kasi nga po, ang binabaha lang po sa kanila ay ang malapit sa Cagayan River. Naghanda naman po sila pero hindi nila inakala na magiging ganito kalala. Kaya isinailalim na nila sa state of calamity ang buong Cagayan. Isa din daw na nakadagdag at malaking factor kung bakit nagkaroon ng ganito kalawak na pagbaha sa kanilang lugar ay ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Ayon kay Mamba, plano nilang sampahan ng kaso ang namamahala sa Magat Dam. Magsasampa rin daw sila ng kaso sa National Grid Corporation of the Philippines dahil hindi ito agad nagpatay ng kuryente na nagresulta sa pagkakuryente ng isang rescuer. So bumabaha na po pero bukas pa po ang mga power ng kuryente sa lugar nila. Napakadelikado po noon. So every year po, lumulubog naman sila sa baha and less than 1 hectare kung sa kanila daw binibigyan sila ng power. Kung talagang pinangalagaan ng Magat Dam ang watershed nila, bubuhos daw ba ng ganun ang tubig? So yun daw ang itanong natin sa Magat Dam. Bakit nga ba Magat Dam? Nakapaghanda ba kayo? Alam naman namin na kapag hindi kayo nag-spill ng tubig, mas delikado, mas masisira yung dam. Pero ang tanong, nakapaghanda nga ba kayo ahead of time para pabahain nyo ng ganun kalala ang buong Cagayan at mga karatig lugar? Pinabulaan na naman ng LGU ang mga balitang may mga bangkay ng bata na lumulutang sa baha. Hindi daw ito totoo. Totoo daw naman ang mga viral video na ang mga tao na nagsisigawan sa dilim. Ayon kay Togega Raw Mayor Jeff Soriano. Totoo ang hiyawan pero nung puntahan na nila ang mga ito, ayaw daw namang magsilikas. Sitwasyon naman sa Isabela, isinailalim na rin sa state of calamity ang Isabela City kung saan tatlo naman ang namatay sa kanila batay sa initial na tala ng mga otoridad. Nananawagan din ng national government na kung maaari ay tulungan nyo po ang Isabela at Cagayan dahil napakarami po sa kanila, sa ating mga kababayan ang kailangan ng tulong at panalangin. Samantala, umarangkada na rin ang pagtulong sa kanila, katulad na lang ng pagpunta doon ng nagtulong-tulong ang Philippine Coast Guard na maitawid ang mga residentes na apektado ng baha sa Isabela at Cagayan. Sinakay na rin sa rubber boats ang mga residenteng inilikas ng Marine Battalion Landing Team sa Alcala at Amulong sa Cagayan. Dumating din ang ilang lokal na opisyal para mamahagi ng pagkain. Ngayon, kailangan ng mga otoridad ng tubig na maiinom, pagkain na pwede ng kainin at karagdagang bangka na pang-rescue sa mga lugar na lubog sa baha. So, hinahangad po natin na sa mga panahong ito, ngayon naman po ay November 16 na, almost 3 days na po, simula nang mag-start ang pagbaha doon sa lugar nila. Sana po sa ngayon po, medyo maayos na po ang sitwasyon nila doon. In Jesus' name, amen. Mag-subscribe lamang po sa ating YouTube channel, hindi pa po nakasubscribe dyan, para palagi po tayong manotify tuwing meron po tayong bagong update. Hindi po, ito po si RDM Designs. Magandang gabi po sa ating lahat.